Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating education sector. Nandito po ang ating SDS na sina Ma'am Cheryl. Welcome din po kay Sir Jay. Natutuwa po kami na nandito na kayo sa lungsod ng Pasig ngayon. Siyempre sa ating sanggunian panlungsod, sa pamuna ni Vice Mayor Dodot. Vice Dodot, may ID na po yung mga staff ninyo. Makakakuha na po sila ng mga hotdog. Napakasaya po nila. Kita ko yung mga ibang staff ng mga konsyal, nakapila na. Nandun na, hindi na inantay mag-adjourn ng flag raising. Pumila na po sa ating hotdog. Muli po, ating education sector, lahat po ng mga kaunin natin, hindi ko na isa-isahin yung mga opisina at mga hepe po natin na magandang umaga. This year, marami pa tayong bagong gagawin, marami pa tayong kailangan gawin. Lalo na pagka natuloy talaga yung sinasabing K-10+2, marami na naman tayong adjustment na gagawin. Ang isa po sa pinaka-importante ay palalakasin natin ang ating TechVoc sa lungsod ng Pasig. Pero marami pa pong iba. Ngayong umaga ay napakahalaga at napaka-importante po, lalo na para sa mga kasama natin sa Disaster Risk Reduction and Management Office o DRMO. Dahil launching po ngayon, unang araw ng pamahagi po natin ng ating tinatawag na Go Bag. Ano ba yan? Kayo nang gugulat. Ayan, andyan po ang ating mga emergency Go Bag. At alam niyo naman po, sa lungsod ng Pasig, gusto po natin ang serbisyo natin para sa lahat. Siyempre, inuuna natin yung mga mas nangailangan, inuuna natin yung mahihirap pag may mga serbisyo, programa tayo. Pero hanggat kaya, gaya ng sinimulan natin noong 2019 sa pamasong handog, ayaw na natin na dinadaan sa political leader o pag malapit na grupo, mas nauuna o mas maraming natatanggap. Pantay-pantay ang tingin natin sa bawat isang Pasigenyo. Ganyan po ang tatak ng serbisyo natin sa lungsod ng Pasig. Ganon din po. Ganito din po ang gagawin natin sa Go Bag, di ba? Yan. Ganyan ang gagawin natin sa Go Bag. Lahat ng pamilya Pasigenyo ay mabibigyan po nito. Lahat po kasama. Ma'am, ano pong nilalaman ng hawak ninyong Go Bag? Ano po bang book? Una yung bag pa lang, maganda na yan. Ano pa po ba yung mga laman niya? Ay, meron po itong lamang health kit po para po sa atin, pamilya. Meron pong mga flashlights. Flashlight, isa lang. Flashlight, yung walang baterya, yung hand crank na flashlight. Meron po dyan yung mga bandage, may thermal blanket. Meron pong yung gunting na kahit maong kaya gupitin, hindi po biro yun. Para sa emergency situations, pag nasugata, na ganun. Sir Bri, pwede natin sampulan yung gunting kung gumagana talaga sa maong. Alika dito, sampulan. Ayaw mo. Maraming laman yan. Kita nyo naman po, punong-puno po talaga siya. Ito ay magiging isang magandang hakbang natin tungo sa emergency preparedness. Ayaw natin mangyari ang anumang sakuna. Lagi tayong nagdadasal na hindi magkalindol, hindi magkasunog. Pero mas mabuti na yung handa tayo. Susunod naman po, hindi tayo ayan, may mga glow stick pa. Hindi natin isa-isa, ipopost naman yung mga nilalaman yan. At makakatanggap naman ang bawat Pasigenyo yan, Pero ano lang, pakiusap lang po, kaya po natin binabanggit din ngayong flag raising ceremony. Hindi lang para i-launch, kundi para magpaalala lang po sa ating mga kapwa Pasigenyo na dito sa Pasig, gusto po natin at talagang tinataguyod natin ang mga prinsipyo ng mabuting pamahala. Transparency, participation, accountability. Pero tungo po dyan, lahat tayo ay may bahagi rin. Dapat po ang bawat isa sa atin ay maging honest. May integridad po ang bawat isa sa atin. Sana po walang kukuhan ng higit sa isa. O walang susubok na kumuha ng higit sa isang bag. Kasi yung bag pa lang talagang pag-iinteresan mo na kasi maganda eh. Waterproof. Hindi nga tayo magugulat kung hindi lang pang emergency to gamitin. Baka mamaya makita natin pag pumunta tayo ng beach, daladala po ito ng mga... hindi naman bawal yun. Pero
hanggat maaari, isa para sa kada pamilya lang po, maging honest po tayo bilang mga Pasigueño. Okay lang po ba yun? Sana okay lang po yung mga nanonood. Ano? At may makita po tayo, mga kapitbahay natin, ba't ang dami-dami yung kinukuha na GoBag o nag-register sa Pasig Pass na limang pamilya? Alam naman namin, dalawang pamilya lang talaga na GoBag. Ano? House-to-house distribution, magsisimula po mamaya. Nasa bambang tayo mamaya, ano, para mag-distribute. At para naman po sa mga schools, ang next project naman natin para sa mga schools, magkakaroon din tayo ng hard hat and whistle. Hard hat and whistle, 1:1 po, yung sa 1:1, ibig sabihin, isang hard hat, isang whistle para sa bawat upuan sa lahat ng classroom natin. Tapos sa mga empleyado natin, magkakaroon din tayo ng employees go bag. Ano, kailan kaya yun? February, abot kaya ng February yung employees go bag natin. Yung mga sabi ng mga ibang empleyado, sana inuna nyo na kami, lalo na habang nag-uopisina pa kami dito. Pero February, may employees go bag din tayo, no? So, halos pareho lang naman yung laman. May konting difference lang. Pero halos, more or less, pareho lang naman po yun. Yun lang po muna. Maraming salamat, Kuya, ang ating model. Ito po yung mga model. Pag pinanood nyo po yung video, ang isa po pala, last na lang po, ano, sa loob po nito may booklet. Sa booklet po na yun, nakasulat po ano yung mga kailangan natin idagdag sa GoBag. Halimbawa, yung mga damit natin. Siyempre, hindi na gobyerno magpo-provide nun para sa atin. Tayo na po yung magdadagdag nun. Makikita nyo rin po dun, may QR code kung saan nakalink yung video na mas naipapaliwanag po yung nilalaman at paano ba gagamitin ang GoBag. At pag pinanood nyo po yung video, ito pong model family natin, ang una-una natin makikita. Yun lamang po, maraming salamat, lalo na sa mga kasama natin sa DepEd na talagang gustong-gustong mag-flag raising ceremony. Alam ko naman, pag mga kawani ng DepEd, talagang sabik na sabik sa flag raising. Sa totoo, kanina naririnig ko nga po si Ma'am Karen kumakanta ng Marcha ng Pasig. Talagang napakasaya at napakasigla ng ang pag-aawit po nila mula sa lupang hinirang hanggang sa ating Marcha ng Pasig at mga panunumpano. Biro lang, Ma'am Karen. Magandang umaga sa ating lahat. Adjourn na po muna tayo. God bless po.